Sa video ito, ituturo ko po sa inyo ang solusyon kung paano tanggalin ang oil change indicator na nakalagay dito sa ating digital panel kahit po nakapag-change oil na po tayo ng ating motor. So meron po tayong tatlong dahilan kung bakit gusto po nating tanggalin ang oil change indicator dito sa ating panel. At ito na rin yung dahilan natin kung bakit nandito ang ating indicator. Ang una ay umabot na tayo sa ating itinakdang odo kung kailan tayo magpapa-change oil, kaya nandito na yung indicator. Ang pangalawa po ay kahit na nakapag-change oil na po tayo ng ating motor, nandito pa rin po yung oil change. So hindi po normal na nandito pa rin yan after natin magpalit ng langis. So may mga pagkakataon talaga na parang may konting system error, kaya nandito pa rin po yung ating oil change. Pero masusolusyonan po natin yan. Pangatlong dahilan po kung bakit nandito pa rin yung ating oil change indicator ay baka naman umabot na tayo sa ating itinakdang odo pero hindi pa rin tayo nag-change oil ng ating motor. So either po sa tatlong mga dahilan na binanggit ko, iisa lang po yung ating solusyon para matanggal ang ating oil change indicator sa ating digital panel. So meron po tayong magiging dalawang step kung paano matatanggal itong indicator na ito. So yung unang step na gagawin natin ay iseset lang muna natin sa odo kung kailan tayo ulit magpapa-change oil. So kung dati 1,000 kilometers odo bago ka mag-change oil, ngayon gusto mo siyang iset ng 2,000, 3,000 or depende sa iyo. Pwede mong i-skip itong step na to kung kaparehas lang na odo yung iseset mo sa susunod na change oil mo. So para gawin yung step na to, click lang po natin ng select at set button ng sabay. So approximately 3 to 5 seconds po bago po gumana. So malalaman po natin na nag-work na po yung pagpindot natin dito kapag nag-blink na po itong time natin. So kapag nag-blink po yan, hindi pa po yan yung step natin. Kailangan po nating pindutin ang set button ng isa. Sa unang pindot po natin ay magbiblink yung hour. Pangalawang pindot, magbiblink yung minutes. Pangatlong pindot, magbiblink lang po itong oil change natin. Ibig sabihin, pumapasok na po tayo dito sa setting ng oil change. So, matik po na 0 kilometers yung reading dito kapag nakalitaw po yung ating oil change indicator. So, asahan nyo na 0 yan. So, after nyan, click pa natin ng isang beses yung ating set button. Ayan, pagkalitaw po ng ating set button, pwede po nating palitan yung odometer reading kung kailan tayo mag-change oil. Ito po yung indication or sign natin or yung reading natin kung kailan tayo next na magpapa-change oil or next na lilitaw po yung ating oil change indicator. So kagaya po ng sinabi ko kanina, kung kaparehas pa rin po ng odometer reading yung isinet nyo, i-skip nyo na po itong step na to. Pero kung gusto nyo pong palitan yung odometer reading bago kayo magpa-change oil, click nyo lang po itong set. At makikita nyo, magbabago po ng kada 500. Additional 500 yung reading natin dito. So, depende po sa inyo yan kung kailan nyo iseset or kung anong odometer nyo iseset. So, yung sa akin, ganun pa rin, 3K. Pero hindi ibig sabihin, ito po yung kailangan nyo sundin. Depende po sa inyo as a rider. So after po nating maset, click lang po natin itong set. At lilitaw na po ulit ang ating panel. So sa mga ibang pagkakataon po, natatanggal na po yung kanilang oil change indicator sa step pa lang na to. O sa step na papalitan po yung odometer reading kung kailan ulit magpapa-change oil. Pero kung hindi man po nawala yung inyong indicator, pupunta na po tayo sa step number 2 natin. So dito sa step 2, tatanggalin na po natin itong oil change indicator ng ating motor. So para gawin yung ating step 2, kailangan muna nating i-off yung ating panel or i-off yung ating susian. So kapag nai-off na po natin ang ating motor, so patay na yung ating digital panel, dito na po natin gagawin ang ating next step. So ang gagawin lang po natin, i-click po natin itong set button. So pagka-click po natin, kung mapapansin nyo po, patay po muna yung ating digital panel.
Ito na po yung pagkakataon na isususi po natin yung ating motor. So kailangan nakapihit muna or nakapindot yung ating set button. So pagkapihit po natin, pagkapindot ng set button, dito na po natin isususi or i-on yung ating motor. So i-on lang po natin at kung makikita nyo, nawala na po yung ating oil change indicator dito sa ating digital panel. Nasolusyonan na po yung problema sa ating oil change indicator ng ating motor. So, ayun lang para sa video na ito. Sana naiintindihan nyo yung aking tutorial sa pagtanggal ng oil change indicator sa ating digital panel. So, the more you click, the more you know, usapang oil change indicator. Bye-bye! Subscribe!